pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumhan at patawarin mo ang aking kasalanan. Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandang loob. Mga kasalanan ko'y iyong awiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na luba akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinananauli at pinahahalagahan mo ang wagas na katapatan. Itaguyod mo ang aming kalooban upang mahubog sa sagisag ng iyong Espiritu at maging matatag sa pananalig at masipag sa gawa ng pag-ibig sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Maupo po tayo. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Sinasabi ng Panginoon, parurusahan ko ang sinumang tumatalikod sa akin at nagtitiwala sa kanyang kapwa sa lakas ng mga taong may hangganan ang buhay. Ang katulad niya ay halamang tumubo sa ilang, sa lupang tigang at sa lupang maalat, na walang ibang tumutubo. Walang mabuting mangyayari sa kanya. Ngunit maligaya ang taong nananalig sa Panginoon. Pagpapalain ang umaasa sa kanya. Ang katulad niya ay halamang nakatanim sa tabi ng batisan. Ang mga ugat ay patungo sa tubig. Hindi ito mga nganib kahit dumating ang tag-init, sapagkat mamamalaging luntian ang mga dahon nito. Kahit di umulan ay wala itong mga alalahanin. Patuloy pa rin itong mamumunga. Sino ang makauunawa sa puso ng tao? Ito'y magdaraya at walang katulad. Wala nang lunas ang kanyang kabulukan. Akong Panginoon ang sumisiyasat sa isip at sumusubok sa puso ng mga tao. Ginagantihan ko ang bawat isa ayon sa kanyang pamumuhay at ginagantimpalaan ayon sa kanyang ginagawa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina.
Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwi na. Mapalad ang taong hindi naaakit niyong masasama upang sundan niya ang kanilat payot maling halimbawa. Hindi sumasama sa sinumang taong ang laging adhikay, pagtawanan lamang at hamak-hamakin ang Diyos na dakila. Nagagalak siyang laging magsaliksik ng banal na aral. Ang utos ng puon siyang binubulay sa gabi at araw. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwi na. Ang katulad niya'y isang punong kahoy sa tabing batisan. Sariwa ang dahon laging namumunga sa kapanahunan. At anumang gawin ay nakatitiyak na magtatagumpay. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwi na. Ngunit ibang-iba ang masamang tao, ipa ang kawangis. Siya'y natatangay at naipapadpad kung hanging umihip. Sa taong matuwid ay Panginoon ang siyang mag-iingat. Ngunit kailanman ang mga masama ay mapapahamak. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwi na. Tumayo po tayo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Mapalad ang nag-iingat sa kanyang pusong matapat ng salitang nagbubuhat. Sa puong Diyos ng liwanag, sa tiyagay aning ganap, nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga Pariseo, may isang mayamang nagdaramit ng mamahalin at saganang sagana sa pagkain araw-araw. At may isa namang pulubing nagangalang Lazaro, tadtad ng sugat na nakalupasay sa may pintuan ng mayaman upang mamulot kahit mumong nahuhulog mula sa hapag ng mayaman. At dooy inilalapitan siya ng aso at dinidilaan ang kanyang mga sugat. Namatay ang pulubi at dinala ang mga anghel sa piling ni Abraham. Namatay rin ang mayaman at inilibing. Sa gitna ng kanyang pagdurusa sa Hades, tumingala ang mayaman at kanyang natanaw sa malayo si Abraham, kapiling ni Lazaro, at sumigaw siya, Amang Abraham, mahabag po kayo sa akin. Utusan ninyo si Lazaro na isausaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin ng aking dila, sapagkat nahihirapan ako sa apoy na ito. Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, Anak, alalahanin mong nagpasasaka sa buhay sa ibabaw ng lupa. Si Lazaro'y nagtiis ng kahirapan. Ngunit ngayon, inaaliw siya rito, samantalang ikaw na may nagdurusa. Higit sa lahat,
inilagay sa pagitan natin ang isang malaking bangin upang ang mga narini ay hindi makaparyan at ang mga narian ay hindi makaparini. At sinabi ng mayaman, kung gayon po amang Abraham, ipinapamanhik ko sa inyong papuntahin si Lazaro sa bahay ng aking ama, sapagkat ako'y may 5 kapatid na lalaki. Paparoonin nga ninyo siya upang balaan sila at nang hindi sila humantong sa dakong ito ng pagdurusa. Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, nasa kanila ang mga sinulat ni Moises at ng mga propeta. Pakinggan nila ang mga iyon. Hindi po sapat ang mga iyon, tugon niya. Ngunit kung pumunta sa kanila ang isang patay na muling nabuhay, tatalikdan nila ang kanilang mga kasalanan. Sinabi sa kanya ni Abraham, kung ayaw nilang pakinggan ang mga sinulat ni Moises at ng mga propeta, hindi rin nila paniniwalaan kahit ang isang patay na muling nabuhay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Maupo po tayo. Minsan magandang itanong, may masama bang ginawa yung mayamang lalaki sa Ebanghelyo? Wala. Wala naman siyang ginawang masama kay Lazaro. Pero may hindi siya ginawa na dapat sanay gawin niya. Ang alam kasi natin lagi pag nagkakasala tayo ay wala naman akong ginawa sa kanila. Wala naman akong ginawang masama sa kapwa ko. Pero ang ating ebanghelyo ngayon ay binibigyan tayo ng mas malawak na perspektibo sa ating pamumuhay Kristiyano. Hindi lang yung may ginawa ka, kundi yung hindi mo ginawang kabutihan sa kapwa mo. At yun ang naging kasalanan ng mayamang lalaki. Imbis na sana ay tumayo na lang siya at bigyan na makakain si Lazaro, hindi niya ginawa yung kabutihan na yon at yun ang nagdala sa kanya sa kapahamakan. Ang tawag po natin dito sa English ay the sin of omission. We fail to do the good we ought to do. Sana may gawin tayong kabutihan, pero hindi natin ginawa. Pinaliban natin at mas inisip natin yung sarili nating kaginhawaan. Yung sarili nating kapakanan. Kaya sa ating paglalakbay sa panahon ito ng Kwaresma, ay inahamon at inaanyayahan tayo ng panahon na ito na hindi lamang tumingin sa sarili natin, hindi lamang tumingin sa sarili nating kaginhawaan, kundi ganun din ay lumawak din ang ating paningin, hindi lang sa atin nakatingin, sa sarili nakatingin, kung hindi sa kapwa din nakatingin. Sa kapwa din tayo ay lumilingon at nagnanais na iabot ang ating tulong o may magagawa para sa kapwa natin. At hindi ba ito ang espiritu rin ng panahong ito ng Kwaresma? Na hindi lamang pakikinig sa salita ng Diyos, hindi lamang sa mga pagdarasal, hindi ang pagnanais din natin na limutin ang sarili at iunat ang kamay para sa kapwa natin. Kaya meron pong fasting and abstinence. Hindi para makatipid ka, kundi sana yung mga sakripisyo mo sa panahon ito ng Kwaresma, paglimot sa sarili, ay para magkaroon ng puwang para sa buhay natin na iunat at iaalay ang isinakripisyo natin para sa iba. Imbis na kumain ka sa sandyup, ipapaliban mo muna yon. At yung sanang budget mo ron ay ibibigay mo sa nangangailangan. Doon tayo lumalago sa pagkapwa-tao at pagmamalasakit natin. Doing the good that we can do and we have to do towards our neighbor. Hindi lang po
dahil may ginawa kang masama. Pero maganda rin na tignan ang kasalanan bilang pag walang bahala sa kailangan at kapakanan ng kapwa. Yung paglingon, imbis na tignan mo ang nangangailangan mong kapatid, lilingon ka palayo para hindi mo siya nakikita. Yun ho nangyari sa mayaman sa ating ebanghelyo. Hindi siya lumingon sa kapatid niyang nangangailangan. Lumingon siya palayo at kunyari, hindi niya nakita. Sana sa panahong ito ng Kwaresma, ay patuloy tayo lumingon at tignan ang kapwa natin sa paligid natin. What can I do to help my brothers around me? Amen. Tumayo po tayo. Minamahal ko mga kapatid, habang inaalala natin ang mga pangangailangan ng mga dukha, lumapit tayo sa ating Diyos na nagbahagi ng kanyang kayamanan sa pagsusugo ng kanyang anak sa mundo. Ang ating itugon, Ama ng mga dukha, pagpalain mo kami. Ama ng mga dukha, pagpalain mo kami. Ang simbahan naway ipadama ang habag ni Kristo sa mga dukha na nagpupunyagi para sa isang higit na makatarungang lipunan. Manalangin tayo. Ama ng mga dukha, pagpalain mo kami. Ang mga natutoksong maging alipin ng kayamanan at kapanatagang dulot ng mga material na bagay, naway makaunawa na magmula ang espiritual na kahirapan sa pagtatangging magbahagi sa kapwa. Manalangin tayo. Ama ng mga dukha, pagpalain mo kami. Tayong lahat, naway tumanggap ng biyayang magpakita ng awa at habag, pag-unawa at pagiging bukas palad sa mga nangangailangan. Manalangin tayo. Ama ng mga dukha, pagpalain mo kami. Ang mga may sakit, naway palakasin ng init na mapagmahal na presensya ng Diyos. Manalangin tayo. Ama ng mga dukha, pagpalain mo kami. Ama naming nasa langit, sa iyong pag-ibig at habag, puspusin mo kami ng iyong naguumapaw na kabutihang loob. Idinadalangin namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Maupo po tayo. Sa pagsunod sa utos mo, nalulugod akong labis. Di masukat ang galak ko, pagkat aking iniibig. Sa iyo, Ama, aming handog ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamo, humihingi ng patawad mo. Tumayo po tayo.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan na niyang banal. Ama naming lumikha, pabanalin mo sa paghahain ngayon ang aming 40 na paghahanda para sa pagkabuhay upang ang ginaganap namin ay may sa loob ng lubusan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Sa pagbabaka sakali mong kami ibubuti, isinugo mo si Hesukristo upang pangunahan kami. Bilang pagsunod sa iyong atas na bigay, ipinahayag ng iyong anak ang iyong kalooban ng mga apitdukha ay kanyang damayan. Ngayon ay iyong inihahandog ang pagkakataong aming maisaloob, ang kanyang ganap at kusang pagdilingkod upang sa iyo'y lagi kaming makasunod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Lumuhod po tayo. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Inaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo. Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo po tayo. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian.
Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus, na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasaamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban kami ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa. Ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po tayo. Ito ang Kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po.
kung yung nanaisin aking aakuin at balikatin ang krus mong pasanin. Kung iyong iibigin kiputong sa akin, kuro ng inangkin pangtubos sa amin. Kung pipiliin abang alipin sabay takin krus na landasin galak ay akin, hapis ay di pansin ang iyong naisin. Siyang susundin kung iyong hangarin kita'y aaliwin at kakalingain lumbay papawiin. Kung pipiliin abang alipin sabay takin krus na landasin galak ay akin, hapis ay di pansin ang iyong naisin. Siyang susundin. Announcement. Inihahandog po ng simbahan ng Quiapo ang Nazareno medalyon. Ito po ay nagkakahalaga ng 20 pesos. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahe ng Jesus Nazareno. Ang large size ay nagkakahalaga ng 2,500 pesos. Ang medium size ay 1,000 pesos at ang small size ay 600 pesos. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Paris Finance Office. Ang malilikom po na pundo ay gagamitin sa pagsasayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Ang oras ng Finance Office ay ang mga sumusunod. Kapag Lunes hanggang Webis at Sabado, 8 a.m. to 5 p.m. Kapag Biyernes at Linggo, 7 a.m. to 6:45 p.m. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pakikinabang naming paghahain
ay mamalaginawa sa aming gawain at magpatibay sa mga ginaganap namin sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may daladala nilang imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, na may maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tumayo kayo, taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin.